si Debbie ay isang guro sa kolehiyo. Kilala sa buong paaralan bilang isang mapagmahal at mabait na tao. Sa loob ng maraming taon, marami na siyang natulungan at natutong mga estudyante. Ngunit ang isa sa mga espesyal na alaala sa kanyang puso ay ang pagkakakilala niya kay Bea. Isang mapag-isang dalaga si Bea na nag-aaral sa kolehiyo kung saan nagtuturo si Debbie. Siya ay mabait at masipag na mag-aaral. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may kalungkutan na hindi niya kayang maitago. Ito ay dahil sa kahirapan. Sa isang maliit na silong lamang siya natutulog sa tapat ng paaralan. Isang hapon, matapos ang klase, ay napansin ni Debbie ang pag-iisa ni Bea habang naglalakad patungo sa labas ng paaralan. Sinundan niya ang dalaga at natagpuan siya sa kanang silong. Kumakain ito ng kalahating tinapay. Napagtanto ni Debbie na wala nang ibang makakain pa si Bea para sa gabing iyon. "Bea anak, bakit hindi ka umuwi ka agad? May problema ba?" tanong ni Debbie kay Bea. Napalingon naman si Bea, halatang nahihiya sa pagkakita sa guro. "Wala po akong bahay na mauwian, ma'am. Dito lang po ako natutulog malapit po sa paaralan." Dahil doon, ay nakaramdam ang puso ni Debbie ng matinding awa. Nadurog ang kanyang puso sa mga salitang iyon. Hindi niya matiis na makita na nahihirapan ang isang estudyante. "Bea, magtapat ka nga sa akin. Ano ba ang nangyari sa'yo?" Sad ni Debbie na may pag-aalala. Ibinahagi naman ni Bea ang kanyang kwento. Isinumpa siya ng kanyang ama na umalis sa tahanan pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Ang nag-alaga na lamang sa kanya ang kanyang tiyahin. Ngunit nang mamatay ang kanyang tiyahin, ay wala nang ibang tumanggap pa sa kanya. Ang kolehiyo na ang naging tahanan niya at sa pag-aaral na rin siya nagtatagumpay. Nalumbay si Debbie sa kwento ng dalaga at nagdesisyon sa kanyang puso na hindi na maaaring hayaang magpatuloy pa ang kalagayan ni Bea. "Bea, hindi ko kayang ipagkait ang tahanan at suporta sa'yo. Magiging malungkot ako kung pababayaan kitang mag-isa. Sa halip, magtungo ka sa bahay namin at doon ka muna tumira." Sad ni Debbie na puno ng determinasyon. "Naku ma'am, hindi ko po alam kung ano po ang isasagot ko. Baka makadagdag lang po ako sa inyong mga pasanin." Tugon naman ni Bea habang nakakaramdam ng pagdududa. "Makinig ka sa akin, Bea. Bilang guru mo, ito ay malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng paglaki mo at pag-abot ng mga pangarap mo. Hindi ko mababaliwala ang pangangailangan mo. Isipin mo ito bilang isang regalo mula sa'yo para sa akin. Tinutulungan mo rin ako sa pagtupad ng misyon ko na maging isang mabuting ehemplo sa iyo at pati na rin sa iba pang mga estudyante." Paliwanag ni Ma'am Debbie. Dahil doon, ay natahimik na lamang si Bea. At matapos ang ilang sandali, ay napawi ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Salamat po Ma'am Debbie. Sobrang laki po ng pasasalamat ko sa inyo." Mula noon ay isinama na ni Debbie si Bea sa bahay nila. Naging magkasama silang parang tunay na ina at anak. Binigyan ni Debbie si Bea ng magandang kinabukasan habang itinuturo naman ni Bea kay Debbie ang kahalagahan ng pagiging matapang at masipag. "Magandang umaga Ma'am Debbie." Masiglang bati ni Bea nang makarating sila sa paaralan. "Magandang umaga rin sa iyo Bea. Mukhang masaya ka ata ngayong umaga. May bago ka bang tagumpay na nais mong ikwento sa akin?" tanong ni Ma'am Debbie. Nakangiting hinarap ang masiglang estudyante. "Talaga pong masaya ako ma'am. Natapos ko na po yung research paper natin para sa social science at nakakuha po ako ng mataas na grado sa chemistry exam." Ngiti ni Bea na puno ng excitement sa kanyang mga mata. "Wow! Napakagaling mo naman. Tama nga ang sinasabi ko. Ang sipag at ang tiyaga ay laging may gantimpala. I'm so proud of you Bea. Nalampasan mo ang mga pagsubok at kinaya mong mag-excel sa mga akademikong gawain. Keep up the good work." Papuri ni Ma'am Debbie na talaga namang pinupuri ang bawat tagumpay ng kanyang mga estudyante. Mula nang makilala niya si Bea, naging malapit at masigla ang pakikipag-ugnayan ni Ma'am Debbie sa dalaga. Naging inspirasyon si Bea sa pagtuturo
dahil kitang-kita niya ang alab ng pagmamahal nito sa pag-aaral. Maraming maraming salamat po, Ma'am Debbie. Dahil po sa inyo, ay mas naging malinaw na po sa akin ang halaga ng edukasyon at kung paano ito magiging susi sa aking magandang kinabukasan, sabi ni Bea sa kanyang guro na mayroong paggalang at pagmamahal sa kanya. Nako, hindi mo na kailangang magpasalamat pa sa akin, Bea. Ang pagtulong sa iyo ay nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Ang kasiyahang makita kang nagbubunga sa iyong paghihirap ay sapat pang pasasalamat. Sagot naman ni Ma'am Debbie na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa paglipas ng mga araw, hindi lamang sa akademikong larangan nagpursige si Bea. Naisipan niyang maghanap ng part-time job para makatulong at makabawi sa kabutihang ibinibigay sa kanya ni Ma'am Debbie. Naging waitress siya sa isang maliit na restaurant sa labas ng kanilang paaralan. Hindi biro ang pagbabalanse ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit dahil sa determinasyon ni Bea, ay kinaya niya itong tuparin. Isang hapon, matapos ang kanilang klase, napansin ni Ma'am Debbie ang pagod na mukha ni Bea. "Bea, parang napapagod ka na ata sa dami ng ginagawa mo ah. Sigurado ka bang kaya mo pa?" Pag-aalala niya rito. "Oh po ma'am, medyo napagod lang po talaga ako. Pero alam ko po na sa pamamagitan ng pagsisikap ko, ay magiging mas madali po ang aking buhay na hinaharap." Sabi ni Bea na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Hindi kayang palampasin ni Ma'am Debbie ang katapangan ni Bea. "Hindi ko matiis na makita kang napapagod. Sige, magpahinga ka na muna." Pag-aalala lang sabi niya. "Wag na po ma'am, sandali na lang po ito, tapos uwi na po ako." Tangki naman ni Bea. Ngunit hindi naman pumayag si Ma'am Debbie. "Wag ka nang mag-alala Bea, ako na ang bahala. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, kaya't hayaan mong ako ang tumulong sa'yo." Matiyagang sabi nito. Nang makarating na sila sa bahay ni Ma'am Debbie, ay masarap na hapunan na naghihintay para kay Bea. "Salamat Ma'am Debbie ah, ang swerte ko po talaga sa inyo at kayo po ang aking naging guro." Saad ni Bea habang kinakain ang hapunan. Niyakap naman siya ni Ma'am Debbie at sabay sabi ng, "Huwag mong isipin na ikaw ang kailangang magpasalamat sa akin. Sa totoo lang, ikaw ang inspirasyon sa akin para magpatuloy sa pagtuturo. Ang sipag at pagmamahal mo sa pag-aaral ay nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang trabaho ko bilang isang guro. At alam kong hindi mo ako bibiguin sa lahat ng bagay na ginagawa mo ngayon." Bulong ni Ma'am Debbie sa tenga ni Bea. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitibay ang pagkakaibigan at pag-aaral ng dalawang magkaibigan. Sa tulong at pagmamahal ni Ma'am Debbie, patuloy na lumalawak ang pangarap ni Bea. Hindi lamang siya isang estudyante, kung hindi inspirasyon sa kapwa niya kabataan. Nagtapos si Bea ng may bataas na karangalan at nakapasa sa board exam. Naging isang matagumpay na guro at naging isang bahagi rin ng paaralan na dati niyang tinitirhan. Hindi niya kailanman malilimutan ang mga aral at mga pagkakataon na binahagi ni Ma'am Debbie sa kanya. Pagkalipas ng mga panahon, ay naging sikat na guro si Bea at naging matagumpay sa kanyang karera. Ngunit sa lahat ng kanyang pag-unlad, hindi niya kailanman nakakalimutan ang kabaitan at pagmamahal ni Ma'am Debbie sa kanya. Naging masigla pa rin ang pagkakaibigan ng dalawa, nagpatuloy na nagtutulungan at nagmamahalan sa isa't isa. Sa bawat sulok ng paaralan, ang kwento ni Bea at Ma'am Debbie ay naging inspirasyon sa iba pang mga estudyante. Ang pag-aaral at pagtuturo ay hindi lamang patungkol sa mga akademikong gawain, kung hindi pati na rin sa pagtulong at pag-aalaga sa isa't isa. Ang alab ng pagmamahal at pag-aaruga ni Ma'am Debbie ay nagpatuloy na nagbibigay liwanag sa buhay ni Bea. Hindi niya kailanman malilimutan ang aral ng pagmamahal ng pagtuturo na ibinahagi niya sa kanya. Sa bawat taon na lumilipas, naging maayos ang buhay ni Bea. Natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang guro na katulad ni Debbie. Siya ay naging matugumpay, subalit hindi niya kailanman malilimutan ang araw na kinalaunan ay tinuring niyang tunay na ina ang kanyang guro. Ang pagmamahal at pag-aaruga ni Debbie ay nagpatunay na ang pagiging guro ay hindi lamang sa pagtuturo ng mga akademikong aralin. Ito ay sa pagtuturo ng kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Patunay na ang pagbabago ay maaaring mag-ugat sa simpleng pagmamahal at pagtulong sa isa't isa.
Sa kabilang banda naman, hindi na muli bang nakita ni Bea ang kanyang ama na siyang nagpalaya sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ina. Pero para kay Bea, ay wala siyang hinanakit dito. Nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa mga ito, ay hindi niya mararanasang mabuhay sa mundo. Nagpatuloy si Bea sa kanyang tinatahak na landas habang itinuturing sa kanyang puso na para sa kanyang sarili ay meron siyang pamilyang maituturing sa pagkatao ng kanyang guro na naging mabuti at mapagmahal sa kanya na walang iba kung hindi si Ma'am Debbie.